The money, the women, the cars and the houses, the riches, I want it up. Bitches on bitches, just drinking like fishes, I always want a ball. Always on the road, always making moves, always making plays, studying the game, always making A's. Man, I'm so on a roll. Surrounded by bitches that's rolling my blunts and cutting my cantaloupe. Oops, I mean cantaloupe. No, I do not have the antidote. I am so sick and I don't need a doctor. I need me some Rasta, some shrimp and some pasta, and maybe some lobster. I don't need imposters. I just want the real shit. I wanna meet Will Smith, cause I'm a legend too. And I be flipping through the books like a reverend too. And all the rap beef comes with the lettuce too. Yo. I have never been about that shit, so I keep going in, so I can keep on keeping out that shit. Like, whoa. Philo Beats done whipped another one. Chilling with my brothers, we ain't worried about no other ones. I'm just going up like it's the only way I know to go. Always saying yes to cash and always saying no to hoes. The money, the women, the cars and the houses, the riches, I want it up. Want it up. Bitches on bitches, just drinking like fishes, I always want a buck. Always want a buck. Always on the road, always making moves, always making plays, studying the game, always making A's. I told you bitches that I'm coming back with that new. When I step in the room, I'm that dude. Ain't no arguing with that too. If you don't fuck with us, then you screwed. Ain't that hard to talk what I do. What I do talk about tree boy, cause I rolling up. A little bit of ass, cause I hold enough. And if you ain't fucked up, you don't know enough. Smell the fruit, then you know it's up. No, it's the dab is large and my cough is bigger. Your ego's big, I hope your cough is bigger. And I hope you're ready for the harshest winter. I hope you're ready for the truth to hurt. I hope you're ready when I move the earth. I hope you're ready when the smoke is settled and you finally get to see who is first. Me, bitch. Shit written in blood, nigga.
Man, if I ain't trying to live, something gotta give. Can't die with four kids, time to get off the bridge. Roses turn black when the rain fall. Sunshine make the moon rise, city look like an eight ball. Lazy niggas get praised for their hard work. Hard workers getting paid less than they all worth. Rap was a dream, now it turned to nightmares. Whack shit, hit the airplay every night here. Feel like the East Coast down south, and the West is my home. Showing love all route, no doubt we out. Support from the fans there, red-eyed and meet my whole Jedi fam there. What up? Peace too violent when the war sustained. Like people enjoy hearing love turning into pain. Hugs turn to shame, the ride gets rougher. Even though the money right, still life gets tougher. More money, more problems. Big time, big time. You can live without me, how can you be so blind and still be having? How could you say you feel nothing with no courage? Live like the death and make your soul perish. You can live or die, be seen to be vanished. How can you be so blind and still be having? How could you say you feel nothing with no courage? They call me Christ. I feel me coming from all walks of life. I'm a general who prayed by a suicide. I'm a victim who was meant for a reduced pain. I'm a runaway slave in the dark alley. I'm a king surrounded by the light. I got soldiers that die when the time is right. I got the best of all heroes, so I never quit. I feel my fear and I don't regret. I've had a whole I expect the worst, appreciate the best. I drink away my pain, alleviate my stress. I'm good, I'm bad, I'm wrong, I'm right. I'm the new day that dawns when you say goodnight. I've been with the friends and resurrected. I've been paid and felt neglected. Hung out to trip when I'm with you protected. You can live or die, we see the revenge. How can you be so blind and still see heaven? How could you say you fear nothing with no courage? Live life after death and then your soul perish. You can live or die, be seen to be vanished. How can you be so blind and still see heaven? How could you say you fear nothing with no courage? Live life after death and then your soul perish. On the ground, yeah, in the woods. Woo! Yeah, well, the maniac is back, smoking crack with Jack Black. I smack ass, keep a fat stash of ganja on the knapsack. Fuck your faggot, snap back and hashtags. I'm a backlash and drop bombs like Baghdad. Stop bringing fat fads back and give a fat bitch a fat pat for running a track lap. Congrats, tubby, you lost all of your fat flaps. Now your ass is flat and saggy, dangles. Jack, got some weed, sit back, enjoy you some. Watch this asshole talking shit up at the podium. Show up in class, strapped with a dildo and a loaded gun. Screen the new Batman, shoot up the auditorium. Causing pandemonium, roll up in the DeLorean. This is where your story ends, and fuck your Nickelodeon. The government's controlling them. Kids' cranians, they holding them. Corrupting and molding them while you sit back, supporting them. So empty your fucking pockets. Bitch, I'm spitting rockets. Radic vomits on your topic. Smoking chronic, I'm the hottest. Like, bitch, fuck, you're being modest. My flow is faucet. Yoga fun is on my sausage. Full of stomachs, bitch, I'm on it. Why you stuck up in your closet? Dog, I know you barking, but bitch, all I hear is talking. Move, why you Stephen Hawking? Kill it, put him in a coffin. Yeah, I'm on the other
crush it. Hit him with a thunder kick. Smack a gay bitch in the face with a rubber dick. Underground and loving it. I pull up in the Hummer quick. I purge a turd on your roof and dip and start running, bitch. I'm working while you're slumbering. Got you stuck to the stuttering. I'm hotter than the summer is. Now, high bitch, I am hovering. Don't quit, bitch. I cluttered him. Stubborn robber, they muttering. I put your bitch to bed and now she love it when I tuck her in. I am not him nor he, I will J4 he's these clowns till I'm through with ya. A story of a youngin' friend about him. Never had shit, a brother struggle for a dollar. Back when I was 7, thought that I would be a scholar. Maybe school would be a way to get away from all the drama. Had to be a rapper, barely finished school, I just wasn't in a mood, no matter. Mama life, fuck it, fussing over money, pay the bill and get your lazy ass out, no frontin'. You ain't saying nothing. I just started packing, I was out the door before she could've stopped and said something. Man, I was bugging, but when you're 17 and your father ain't around, you just can't control nothing. I was trying to be a man, competition winner, fatal winner. How the hell I win it, blew 11 grand, fucking up the Sam. 6 months later, begging till my mama let me come back for the fam, man. I done seen it, humble as a mumble in the jungle, signed a record deal and still got a job, nigga. I be working hard, harder than a Mexican, motherfucker. All the rest of them haters, I want it all, I'ma get it better. Ooh, nigga, coming on this instrumental, rolling, filling on 100,000, why you gotta be? Ooh, nigga, I'm trying to make a statement from the jump, so Judas Priest with it, I be breaking every. Ooh, nigga, curse words that don't roll, motherfucker, shit, goddamn asshole, that's. Ooh, nigga, I say it so the ignorant ain't hand me, though I got your attention, but let me rock it. Growing up, never really had too many options. You can sit around like a miss to be a problem. Living in the city where the women stay pretty, but the love is never shown. I had to leave to get it popping. So much pain I set on, dog. Take a look at all these battle scars. Steady on the front like I ain't wrong. All I do is spit cane out. That ain't all. Let's get even. Let's get even. But I always knew that I had it. Never knew how I get it. But always knew that I had it. Man, I just gotta get at it. All I need is some patience, homie. Nothing's automatic, but I always knew that I had it. Never knew how I get it, but always knew that I had it. Man, I just gotta get at it. All I need is some patience, homie. Nothing's automatic. Homie, you the greatest. You just gotta say it like you mean it. You the greatest. Motherfucker hater. Motherfucker opinion. Since this shit ain't about a dollar, I just tell him see you later. Bounce, bounce, come on, bounce. Cussing like a sailor could give a less than an ounce. Blowing off steam, doing for the team. Motivating niggas, we just do it for the dream. A man that told me to chill out, you care too much. It's getting to the point where I don't care enough. My whole fam's on edge, living dollar to dollar. The fuck's the problem? If you got an issue, just holler. I got real shit running through my mind these days. It's looking like. Thank you.
McCormick Agamona Fry Set. Every bit Japanese in every bite. Atsukari. Phone call, man, who knows what could happen to him, and it fucks with me. After all of the shit he did, it just stuck with me. Truthfully, I just wanna give him a $1.50 for all of the disappointment when saying the trust in me. But anyway, shit is getting so outrageous. I'm just trying to make it feeling so outdated. Moving up on mama's, yeah, I know I hate it. Looking to the brighter side to appreciate it, but it's so degrading. Part of my honesty don't mean to be so blatant. I'm only trying to get you all to be my favorite while these other niggas chilling now, no hiatus. I used to tell the world one day I'll make it. Even when they told me I was sadly mistaken. Got a little confused, almost out of myself, but I'ma prove them niggas wrong, man, watch me take it, But I always knew that I had it, never knew how I get it, but always knew that I had it, man, I just gotta get at it, all I need is some patience, homie, nothing's automatic, but I always knew that I had it, never knew how. Hello, everyone. Good afternoon, good morning. Good noon and good day sa lahat na naka-tune in ngayon dito sa ating live, sa ating Facebook page, which is the F-World Network OPC. So, hi sa inyong lahat. And so far, always kong sinasabi, di ba? I-mention nyo yung mga nyo and that we can start our Spotlight Sunday together, di ba? So, mention din kasi nandito, napakaaga, mention natin itong napakaaga nating apprentice na si Upline Jean Palera Abad, di ba? Good morning sa iyo, Up. Good evening. Good evening, rather, di ba? I thought you're already sleeping. Nagko-comment eh. I believe kaayo ko sa imo commitment. Diba? So, nandito na din si Jenny Camunyas. Ayan, si Upline Jenny Camunyas. And nandito ang ating training director na si Upline Brian Luke Saplaheo. Good evening sa'yo, Direk. Hi sa'yo, good evening. So, napaka-exciting ng mangyayari ngayong gabi. Kasi alam nyo naman, since it's Sunday, so Sunday, napaka-amazing ng mangyayari ngayong gabi. Bakit? We will be having our business presentation with one of our apprentices. Diba? Always na nag-present dito yung mga leaders, mga top earners. Pero this time, iba yung mag-represent sa atin. His apprentice siya. Pero makapag-presentation na ta dito sa ating Facebook Live. And that's very exciting. Diba? So, ayan, before anything else, let us all formally start our live session with a prayer. So, together, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus Christ, thank you for another successful opportunity na binigay mo sa amin ngayong gabi. And we are hoping for guidance and presence of mind, lalong-lalong na speaker namin ngayon and sa closing speaker namin ngayon na
I hope na okay sila, guide them, give them wisdom and presence of mind, and also sa connection din, tulungan mo kami na okay yung connection namin along the way sa aming Facebook Live. And ano din sa aming mga kapatid, kaibigan na taga Luzon, we're hoping for your guidance sa kanila na makapag-recover agad sila sa dinadanas nila ngayon na bagyo. So together, let us all pray for the Luzon at the same time dito sa ating event sa online. So then, Father, the Son, the Holy Spirit, amen. So again, good morning, good noon, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nakatune in ngayon dito sa ating Facebook Live. Before I forget, let me introduce myself, Evil Green Castro. And as what I have said, I am your top four, and at the same time, I am your moderator for tonight. So, yung ipapakilala ko ngayong gabi is, sabi ko kanina, napaka-exciting kasi ito lang nag-iisang apprentice natin na nagpe-present and nagsasalita sa online, ba? Diba? Bakit kaya siya nagsasalita sa online, no? Kahit na-apprentice pa siya. It is because may ginagawa siyang something na hindi ginagawa ng ibang apprentice. Siguro, and I hope na mga ibang apprentice din dyan maging consistent kayo dito para din makapagsalita na kayo dito sa front. And that is the very exciting part sa process niya sa business, di ba? So, ang mangyayari ngayong gabi is we have first time Spotlight Sunday na we have our F-World Business Presentation. Sino yung magbibigay ng ating F-World Business Presentation? She is one of our apprentice. She already gained 4 accounts dito sa F-World Network. And at the same time, she is part of my team, which is the Fighters, Team Fighters, diba? So, together guys, let us all welcome Upline Eiffel Kate Larino. Good morning, F-World. So, this is my second time to present the business. So, ayun. So, una, gusto ko munang bumati sa mga nanonood ngayon. Hi, hello po sa inyo mga uplines, sa mga invites, ng mga business partner natin. So, shout out sa inyo yan, guys. Okay, start tayo. Okay. Eto. Makita naman. Okay. So, eto yung company natin. Ang name ng company natin is F-World Network OPC. So, nag-launch ang F-World Network OPC noong February 2020. So, halatang halata naman na bagong-bago pa talaga siya. So, ito po yung, siya po yung president natin, si President Fatima D. Biston, founder and president natin na, sa company natin. At ang mantra niya is, we rise by lifting others. Actually, mantra natin to lahat, we rise by lifting others. So, una is marketing innovation. Ano ba yung marketing innovation? So, paulit-ulit na natin yung sinasabi yung marketing innovation. Ang ibig sabihin nito is, every year or every month, pabago-bago yung product natin. Nag-i-evolve siya. Hindi siya nagsistay sa yung dati lang na product natin. Mas pinapaganda pa siya at mas nagiging effective siya. So, leadership and development. Ito yung sinasabi natin na kapag naging part ka na ng business, kailangan
may nag-train sa'yo para mag para ma-develop mo yung skills mo as an entrepreneur. So breakthrough system. Ano ba yung breakthrough system? Breakthrough system is what we call ano, opportunity sa business. Kaya hindi ko napapatagalin pa. Ang breakthrough system natin is the no capital business opportunity. Diba? Ang ganda. Ano ba yung ibig sabihin ng no capital business opportunity? Ito yung no money involved. Pero hindi sa ganun na no capital business opportunity, wala ka talagang kapital. Kasi nung last Friday, nung FPST namin, sabi ni Direk Brian, hindi sa ganun na no capital business, wala talaga kayong kapital. Kasi ang kapital natin dito yung effort natin, yung time natin, at yung sarili natin. So, yan yung kapital natin. Pero, at uulitin ko, breakthrough system is a no capital business opportunity. Malaking opportunity sa lahat. So, ito yung mga products natin. Oo. Nakikita nyo ba sa screen yung mga products natin? So, ayan. Yan. Nalang halatang halata naman na, ano, hindi scam yung business natin kasi may products tayo. Iba kasing business, sinasabi kasi nilang scam kasi, ano, labas lang ng pera pero wala namang nakikita na product. Kaya ganun. So, ayun. Okay. Bago ka maging part ng business namin, may 4 easy steps tayong susundin. Una, be our business partner first. Alam nga naman, magsa-start ka ng business namin, tapos hindi mo naman pala gusto. Eh, ano yun? Tapos, kapag naging business partner ka na namin, may product package tayo. Which is silver package na nagkakahalaga ng 8,000 and the gold package na 18,000. Hala, may money involved. Pero explain ko yan sa'yo later. Explain ko yan sa'yo later or sa mga business partner natin na nag-invite sa inyo. Pwede nilang explain yun sa inyo lahat. So, up to 50% product discount tayo kapag naging member na. Tapos, meron din tayong sariling online dashboard. Mamaya ko na-explain yung online dashboard. So, free trainings. Yes, may free trainings tayo. Dati walang free trainings kasi binabayaran to dati kapag may ano trainings. Katulad rin ng workshop, 'di ba? Pag may workshop, kailangan magbabayad ka bago ka makasali. Pero dito, it's a really big opportunity kasi may free trainings tayo. Tapos may free travels rin, 'di ba? Ang ganda, free travels and lifestyle rewards. So step 2. Kapag naging business partner ka na namin, start and study the business na. Ayun. Lalo, katulad nung sinabi kahapon ni, sino ba yung na-upline? Yung nag-present kagabi? Alimutan ko. Paalam, sabi niya yung, kapag naka-enroll ka na, ala nga naman, nag-enroll ka lang, tapos hindi mo pag-aaralan yung in-enrollan mo na kurso. Eh parang wala rin, 'di ba? Kaya second step is start and study the business. Kailangan mo muna pag-aralan kasi paano mo gagawin yung ano, business kapag hindi mo naman alam? Kasi kapag hindi mo kasi na iintindihan yung business, parang ano, i-disregard mo lang, hindi mo binibigyan ng effort and time. Hindi mo mabibigyan ng effort at time yung business kasi hindi mo kasi naiintindihan. O, ganun. Ano ka lang, sali ka lang ng sali eh. Ano, sa isip mo lang, pera-pera lang. Ganun, tapos wala ka naman palang naiintindihan. Kaya start, study the business muna. And step three is use the company product. Of course, kailangan gamitin, ikaw muna,
una gamit ng product, mas maganda maging model ka product mo. Kasi para mas maingganyo yung mga bumibili, tapos ano, mas maging makita nila na wow, effective, effective talaga yung product na binibenta mo. Ganun yun. So, like, sinasabi ni Adak of our own product na nun. Tapos, ang step 4 is sponsor for business partners. So, the sponsor, ito yung mag-meet ka, tapos, tutulungan mo muna sila. Kailangan mo muna silang tulungan para gawin yung business. And sumasama siya sa akin kapag nag-design business. Thousand. Turn. Retail profit, spawn bonus, salary bonus, lifestyle rewards, royalty income, upline bonus, so yun ano, part ng 10 ways to earn natin. So binary bonus, ito yung online dashboard natin, ito ka. Tapos by left and right hand ka, ito yung in at saka sa right. Ayan. Okay. Ayan. Kapag nag set ka, bibigyan ideal na pagplano ng business. Sa 1 month, may 4 ka. So, may 3,000 ka. Ayun. Tapos sa 2 months, kapag may 16 invites ka, may 12,000 ka. Tapos in 3 months, 64. Tapos sa ika-apat na buwan, may 256 invites ka na, 192,000 income ka na, di ba? Habang tumatagal, mas lumalaki yung income mo. Alam ko sa mga nakikinig dyan, nagha-heart-heart na yung mga mata nila. So, sa 5 months, may 1,024 ano ka, invites. Magkakaroon ka na ng 450,000. Ayan, so umabot na tayo sa safety net income. So, 10 pairs per day. 10 pairs per day times 1,500. Wait lang po muna. Okay, parang ayun. Nawala yung ano natin eh. So, nandiyan pa ba kayo? Baka nabobore na kayo dyan. So, dito na tayo sa 10 pairs per day. 10 pairs per day times 1,500 pair is equal to 15,000 per day. So, dyan lang, hihinto yung income natin sa 450,000 per month. So, maximum pairing bonus per month kasi. Sa 6 months, may 4,096 invites ka na. Pero, 450,000 pa rin yung income mo. Kasi, hindi naman pwedeng, labas lang nabas ng pera. Kasi yung sobra, ibibigay natin yung sa company para hindi malugi. Ganon. Worst case. Eto, worst
case scenario tayo. Hala, may worst case pala. Ayun. So, first month, I saw one year. One year ka nagkaroon ng invite, ng apat na invites. One year mo pa nakita yung mga friends mo, sino ba yung mga kakilala mo na na-invite mo, may 3,000 ka. In two years, may 16 invites ka. So, may 12,000 ka. Sa 3 years, may 64 invites ka, may 48,000 ka na. Tapos, sa ika-apat na taon, may 256 invite ka, may 192,000 ka na. Sa 5 months, may 1,024 ka na invites. 5 years pala, may 1,024 invites ka na. May 768,000 ka. Paano ba yun? Bakit naging 768,000? Eh, sabi mo, limit lang natin ng, ano, sa income is 450,000. Ganito kasi yan. Annual na kasi to eh. Every year na kasi, kaya wala na siyang limit. Tapos, yun kasi yung 450,000, yun na yung monthly. Oo. Maximum per bonus per month kasi yon. Ito is annual na, kaya sobra na yung income mo. So, may sa 6 years, may 4,096 invites ka. So, may 3,072,000 ka na. Diba ang laki? Lugi ka pa ba dun? Diba hindi ka na lugi kasi 6 years, ang late lang ng 6 years eh. Madali lang naman makbo yung panahon. Ang laki-laki na nun, tapos wala ka namang ay, hindi ka pa rin lugi. Tal mo lang yung sarili, pero natin ilang yung man pwedeng mataw tayo na may nagkakasakit na tayo, mataw pa rin ng haw. Paano naman minsan? Pahinga minsan, tapos haw na naman. Ganun. Pero huwag ka sumuko. Oo. And so, total income is 4,095,000. Okay. So, dun nagtatapos yung business presentation natin. Pero may isi-share muna ako sa inyo, guys. Oo. Mga lessons para mas pagpabutihan nyo pa yung business. Life plans. To. Yung life plans natin, kailangan study, 'di ba? Una study. Yun lang talaga yung bata pa tayo, gusto natin mag-aral para pagkatapos niyan makapagtapos. Pagkatapos maghanap ng trabaho. Tapos pag sa paghahanap natin ng trabaho, una papasok sa utak natin yung sweldo natin. Tapos akala natin kapag nakahanap lang tayo ng trabaho, may sweldo na tayo, makakahanap na tayo, makakamit na natin yung dreams natin. Ganon. Like house and lot. Kasi ambisyosa tayo, di ba? Ambisyoso. Madami tayong pangarap. Pero kulang naman tayo sa effort. Ganon. Dreams, house and lot. Tapos car, travel, savings. Di ba? Yung mga dreams natin. Natin alam, may mga expenses tayo. Ayan. Expenses. Like gastusin natin, di ba? Sa bahay pa lang, may gastos na. Paglabas mo pa ng bahay, kapag may service ka, gasolina mo pa. Paano ka pa? Magmamasahe ka pa kung wala ka namang service. Tapos, kurente pa, ganun. Tapos, may mga utang ka pa. Kailangan mo pa yung bayaran. E, saan napupunta yung mga sweldo natin? Doon lang, doon sa binabayaran natin. Sa atin, di ba? Trabaho lang, like lang tayo naging ayo. Kasi yung mayaman yung bossing natin, di ba? Yung nagmamay-ari ng pinagtratrabuhuan natin, yun yung mayaman kasi tauhan lang naman kasi tayo. Wala tayong sariling negosyo. Pero kapag, ayun, so broke tayo, yun yung kakalabasan yan kasi wala naman high expectation. Ang taas na expectation natin sa sarili natin, pero
ang tanong, ganyan ba talaga ka, ganyan ba talaga ang effort, ganyan ba talaga ang, ano ba yan, worth it yung ginagawa natin, like sa trabaho natin, kaya niya bang, kaya mo bang abutin yung pangarap mo dahil lang dyan sa trabaho mo. Pero, o diba, mawawala tong house and lot, car, travel, savings, mawawala to lahat. Pero na lang kung may parents ka nga na may house and lot na, diba? Papagandahin mo na lang. Pero mas maganda kasi yung galing talaga sa'yo eh. Galing sa effort mo yung pagpapagawa mo ng bahay, pagkuha mo ng mga gusto mo, mas maganda kasi yung galing talaga sa'yo eh. Hindi naman kasi habang buhay, nag-umaasa lang tayo sa mga parents natin, di ba? Pero kapag inditinuan mo to sa business, makukuha mo yan lahat. House and lot, car, travel, savings, ganun. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi naman kasi madali to. Itong business, kapag business, sinasabi mo, dadaan ka muna talaga sa mga challenges, dadaan ka talaga niyan. Pero tipin mo lang, normal lang kasi talaga yan. Hindi na alamin sarili isa-isa. Lahat ang magiging worth it pagdating ng panahon mo agad na mag-isa pagdating ng panahon. Huwag kang basta-basta ayaw na lang. Wala sa pag-quit. Pwede ka na mag-grasp. Pwede ka rin. Ganon, depende tayo sa family natin, 15 years, tapos 15 to 25 years, 10 years, enjoy sa life. Maraming time, enjoy sa life, tapos gala doon, inom-inom lang, o pakanta-kanta lang. Enjoy tayo, ang nagawa, puro enjoyment. Tapos, ubos pa pera natin, hingi na naman. Eto, 25 to 65, 40 years, hard work. O dyan na tayo nag-hard work kasi kakapamilya na tayo, 25. Kung hindi man nagkakapamilya, may mga obligasyon na tayo sa bahay natin. Nakakahiya naman siguro kung hingi-hingi pa rin tayo, 25 na edad natin, no? Nakakahiya naman kasi yun. Ayan. Tapos, 65, 20 years. Tired ka na. Eh, dyan mo pa naisip yung mga business. Parang hindi mo may enjoy kasi madami ka na kasing ma-feel na sakit niyan eh. 65 to 85. Mas maganda kasi yung na-experience mo yung satisfaction sa life mo na maaga pa. Pero pagka baka susunod yan, patay ka na. Kasi yung tanda-tanda niya na, hindi naman natin hawak yung
ano natin eh, life natin. Baka sa susunod na ano, wala na, araw mo na, kaila, mamamatay ka na yan. Oo, oh, diba? Eh, paano pa yun? Hindi. Oh. Ano, patay ka na, tapos sino gusto mo yung anak, mga anak mo, mga apo mo yung ano, yung magmamahala ng business mo. Ganon. Eh, ikaw nagpakahirap, nagpakapagod yan, tapos iba lang ang ano, mag, ano ba yan? Ano tawag yan? Magkukonsume? Lahat? Sila lang magpapakasaya? Sa iniwan mo? Ay, hindi naman yata fair yon. Pero alam ko, unfair naman talaga kasi ang world. Pero, hindi pa rin fair. Kasi, effort mo yun eh. Tapos, sila lang makikinabang. Diba? Mas maganda kasi yung habang bata ka pa, na-enjoy mo na yung life mo. Diba? What if sa 15 years to 25 years, dyan mo na lang ginugol yung pagne-negosyo? Diba? Diba ang haba ng 10 years? Diba? Hindi naman siguro imposibleng makakamit mo yung satisfaction. Kasi, grabe ang hard work mo ng 10 years. O, pagdating ng 40 years. Isipin mo, uupo ka na lang. Diba? Kasi, yung hard work mo, itinuon mo dun sa 10 years sa pagne-negosyo. O, diba? Ang bata-bata pa ng 10 years, nako, huwag kang maging tamad. Ang bata-bata pa ng 10 years, madami ka pang 15 to 25 years, madami ka pang magagawa niyan. Oo, wala. Eh, sakit nga, ubo lang naman eh. O baka i-COVID nila, natatakot pa kayo doon. Okay. So, ayun. Mm-mm. So, eto. Dito na tayo. But I don't have enough time. I don't have enough time. Excuses, puro excuses, di ba? Diba? Kapag may tao kang ini-invite, tapos, ano, ine-neglect ka lang nila, re-reject ka nila, kasi, alam mo yung mga ganyang klaseng tao, ngayon tawag tamad. Oo, tamad. But I don't have enough time. Pero, I don't have enough time, gumagala lang naman pala. Oo. Kasi, ikaw na nga yung binibigyan ng opportunity, tapos nile-neglect mo pa. Diba? Malaking opportunity yun, tapos nile-neglect mo. Sinasayang yung oras mo. Sinasayang mo yung oras mo. Kahit gusto, ayaw mo maging productive yung araw mo, yung buhay mo. Kasi, tamad ka. E ano ba nakukuha ng taong tamad? Wala. Buti sana kung anak ka ng panghulo, anak ka ng reyna ng mga ano, yung mga royal family. Kasi ano, wala ka nang gagawin, tapos ikaw na mismo mag-ano ng negosyo nila, kasi may negosyo na yan sila eh. Eh paano kung ano lang, katamtaman lang yung buhay natin, tapos yung life, ano, living natin, tapos ganun, wala ka pang ginagawa, paano-ano ka lang dyan, waldas-waldas ka lang, parang arami mong pera, kinukuha mo lang naman pala sa sweldo mo, kasi employee ka lang, ganun, tapos matamad-tamad ka pa. Ayaw mo pa magnegosyo. Diba? Oh. Tingnan, pansin mo. In a week, there are 168 hours. 56 hours of sleeping, 40 hours of working, 35 hours eating, showering, traveling, etc. Diba? May 35 hours ka pa nga para sa sarili mo. Tapos, may enough time ka pa kasi may 37 hours left pa in a week para ma-pursue mo yung dream mo. Ano bang ginagawa mo sa 37 hours? Ha? Tulog ka lang ng tulog dyan. 10 hours, tingin ka lang ng K-drama. Diba? Gumasto ka pa sa load.
pumasok ka pa sa kuryente, of course, malulobot yung phone mo. Charge mo na naman kasi kailangan mo tapusin yung K-drama mo. Pakunwari-kunwari ka pang nagsistudy dyan. Tumitingin ka lang naman pala ng video sa YouTube eh. Oh, di ba wala kang nagawa? Oh, what if ituon mo na lang yun sa pagnenegosyo, pagbibusiness? Oo. Unahin mo muna kasi yung ano, yung worth it na gawin. Unahin mo muna yung dapat bigyan ng time, dapat bigyan ng effort mo. Kasi alam mo sa sarili mo, na pagdating ng panahon, magiging worth it lahat. Mm-mm. Makukuha mo yung ano kung ano yung deserve mo. Mm-mm. Yung positive na deserve mo. Diba? Kasi tamad ka ron. Tamad mo ngayon. Eh, di-deserve mong walang matirahan pagkabukas. Kasi ang tamad-tamad mo. Diba? Tama sa katamaran mo. May nirerentahan kang bahay. Tapos, wala ka namang ginagawa. O, diba? Tapos, magugulat ka na lang. Yung mga gamit, mga damit mo, nandun na sa labas ng boarding house mo. Kasi wala ka nang pambayad. Akala mo kasi nakukuha mo lahat sa sweldo mo. Diba? Kapag naging employee ka lang, hindi ka nagnegosyo. O. Mas maganda kasi yung may negosyo ka. Sa'yo, tapos sa'yo pa magiging sa'yo yung negosyo mo. Ngayon, hindi ka na magpo-problema kung saan ka hahanap ng pera. Kasi kapag lumaki yung negosyo, oh, pagdating ng panahon, uupo ka na lang. Kaysa naman magtrabaho ka. Trabaho ka, magiging employee ka. Trabaho, kayod ka ng kayod. Tapos dadating din naman sa point na mapapagod ka. Eh wala ka namang makukuhang pera kapag wala ka ng trabaho. 'Di ba? Wala pa rin. Kasi sinasabi nila no work no pay, 'di ba? No work no pay. O di wala ring eat. No eat. Ganon. Kasi no work no pay, no eat. Ganon. Oh. Ano na? Paano na 'yun? Oh. What if ano? Habang bata ka pa, hindi mo pinaiiral yung katamaran mo. Tapos eto may example ako kasi nagkagabi tumingin ako ng ano ng K-drama. K-drama, tapos yung mature din. Tapos si Sanchai, pinalilinis siya. Tapos, alam nung ng auntie nila na hindi masyado pagkalinis, sabi ni Sanchai, magiging worthless na kasi daw yung living kapag perfect na daw lahat. Ang sabi ng tita niya, katamaran daw yun. Ang tawag doon, katamaran. O, diba? Ang sakit na magsalita ng auntie nila, kataparan yun. Daming, ano, kapag binibigyan ka ng instructions and corrections, tapos di mo tinatanggap, marami kang reasons. Ibig sabihin doon, katamaran. Ang tamad-tamad mo. Oh, dami mong excuses. Magiging worthless ang life. Di naman ganun. Kailangan kasi mag-give ka naman ng effort sa ginagawa mo. Tapos, malapit na tayo matapos, baka inaantok na kayo dyan. Gusto mag-energizer tayo? Mag-TikTok muna tayo. Joke lang. Ito, the three C's of life. Choices, chances, changes. You must make a choice to take a chance to change your life. Ayun. Mag-make a choice ka na. Para maging bago na yung buhay mo. Kaya negosyo na. So, make excuses or make changes. The choice is yours. So, again, this is Eiffel Kate Cilarino. Thank you for watching.
the booth, I'm the devil. Ayun, di ba? Thank you so much. After night for peace, napaka-precise, napaka-totoong-totoo talaga, tagos sa buto na presentation, di ba? Nilalahad niya talaga kung ano yung nafe-feel niya. And that's really true, di ba? Exact naman yung mga sinasabi ni Upline Eiffel. So, again, congratulations, Upline Eiffel, for your second time niya daw nag-present dito sa online. And congratulations din sa mga naka-tune in naman dito. So they did their best na para makap-connect sa ating live presentation ngayon. Shoutout muna natin yung mga grabe yung commitment dito sa ating live, no? Sina Rhea May Abad, good morning sa'yo. Good evening pala, Apps. Si Direk Brian Luke sa Playo, nandito din yung ating training director. Sabi niya, girl, go girl, sabi niya. So, Michael Ray Coma din, nandito, watching here at Barangay The Talk, ang Team Legends, ang founder ng Team Legends. Diba? Nandito din si Upline Gordon Cabales and congratulations, first day tuning in. So, hindi tayo nagtatapos dyan. May tatawagin pa akong napaka-special na tao, napaka-importanteng tao dito sa ating F-Road Company. Bakit? Kasi sabi ko kagabi, this is our very power girl. Napaka-idol talaga to kasi nag-iisang babae siguro na may-ari ng networking company, di ba? So, siya lang din naman yung nag-iisang babae na nag-create ng mantrang We Rise by Lifting Others. And she is our company president /CAO. So let us all welcome our company president, President Fatima D. Biston. Yeah. Let me talk to y'all for a second. First off, let me say I got respect for all the 9-to-5ers that be slaving for a check. Yeah. I used to be that little motherfucker up Panera Bread, washing dirty dishes, praying for another pair of legs. I was standing 8 hours at a time with a nice hot shower on my mind, man, that's all I wanted. I learned a lot working with and so, good evening sa ating lahat. Good evening sa ating lahat. And of course, it's a happy Sunday sa ating lahat. I think okay na yung aking, nasa screen na po ako. And I think okay din po yung boses ko. So, once again, good evening po sa ating lahat. And happy Sunday po sa ating lahat. Ayan, Sunday ngayon, nagtatabaho pa din tayo. Ayan, so unang-una, thank you so much. Maybel, sa napakagandang introduction mo sa akin. And of course, kanina, no, nakasama din natin yung isa sa kanyang apprentice na si Eiffel. So siya din po yung nag-explain ng ating business presentation. So unang-una, I'm Fatima Biston. And yes, I'm the president of Effort Network OPC. And ngayon, naka-live po tayo sa ating The President Wisdom and of course, sa ating Effort Network OPC page. And ngayon, bakit nga ba business presentation ang ginawa natin ngayong Sunday? Kasi kung mapansin ninyo, for the last Sunday, ang ginawa po natin is more in interview sa mga kabataan na kung saan dahil dito sa sistema na ginagawa natin ay nakakapagbigay tayo ng magandang opportunity sa kanila. So para malaman din ng kadamihan kung gaano kaganda yung ating sistema dito sa ating company. And of course, ayan, so shout out muna tayo. I think as of now, meron tayong 7 million viewers. Ayan. So hello, Sunday. Ayan, kumusta ang Sunday ninyo? Ayan, so shout out muna natin ng ating mga nasa. Of course, nandito din ang ating top management. Nandito, watching sa atin ang ating company training director, si Mr. Brian Saplaheo. And of course, nandito din ang ating Vice President, Mr. Jaser De Golye. Good evening po sa iyo dyan, boss. And of course, nandyan din ang ating mga top earners and top leaders, Pam Digos. Of course, nandyan si Roy Takmoy,
And I think nandito din yata si Junjay Solitary, our top one. And of course, ang ating pang mga iba't ibang leaders na nandito at nakikinig. So once again, good evening sa ating lahat. And thank you so much for joining with us tonight. Okay, so I know it's Sunday and maulang gabi. I think kanina pa, no? Kanina pa po umuulan, di ba? So ingat po tayong lahat. And of course, it's still pandemic na nangyayari ngayon sa atin. So keep safe pa din po tayong lahat. Huwag po nating hayaan na maapektuhan tayo nitong mga virus kasi kahit papaano nakakatakot din po. Okay, so of course, i-elaborate ko lang po talaga doon sa mga sa mga nakikinig, ano, sa lahat ng mga sa ating The President Wisdom page. Oh, ito. So, kwan muna natin, no? Kind of like also the page, The President Wisdom, and of course, the Effort Network OPC. Sa lahat po ng makakapaginig nitong video na to, maraming salamat. And sana po, kanina po, naintindihan po sana ninyo yung ating business presentation. So, by the way, si Eiffel nga pala, isa yan sa mga kabataan na tinutulungan namin. Dahil sa sistema na ginagawa namin, ulitin po namin, ang company namin is also not only for focusing sa, ito yung opportunity na hindi lang nakafocus sa, of course, we all, lahat naman tayo gusto natin yumaman, magkaroon ng bilyong-bilyon, ano? And at the same time, no, binabalansin natin ang lahat, we also focusing sa development. Kaya po may mga kabataan kami na sa murang edad, no, at the age of 17, 18 years old, no, dito because doon sa sistema na pinakita sa inyo, sila po ay kumikita. Ngayon, ano po yung explain ko sa inyo? Ayan, mayroon akong magandang i-share sa inyo ngayong Sunday. So, kanina, tinapos kanina ni Eiffel yung kanyang presentation regarding doon sa, sabi nga niya, is maraming mga tao nagsasabi na no time, di ba? So I think okay lang ba kung pag-usapan natin ng oras? Ayan, so sa lahat ng mga makakapanood nito, makakaparinig nito, ayan, oras, panahon na sabi nga nila, yung mga bagay na gagawin natin ngayon, maaring hindi na natin pwedeng gawin bukas. So napaka-importante sa atin yung panahon, yung time. So ano ba mas importante, ang panahon or ang pera? Okay, ayan. So actually, balansihin natin ang mga bagay-bagay. So dito, ayan. So time is very important kasi sabi nga nila, yung mga bagay-bagay na nangyari, hindi na natin pwedeng ibalik pa. So itong company namin, ayan, yung company namin, that was last year nung sinimulan ko i-put up nung sinimulan kong i-conceptualize ito. And yun nga yung hashtag namin, that we rise by lifting others, kung saan gusto namin magbigay ng isang opportunity para sa mga nakakagami, yung naghahanap ng opportunity para sabi nga nila, lahat naman ng tao may kanya-kanyang pangarap sa buhay. And kung ano man yan, magkaiba-iba man tayo, yun ay pangarap natin. And because doon sa sistema na ginawa namin, kanina in-explain sa inyo ni Eiffel, ano yung ways to earn dito sa company na to, ito yung pwedeng makapagbigay sa atin ng opportunity. So, kanina, I think nakita ninyo yung mga binary income kung saan pwede kayong kumita ng 6-digit income. And then ito din, bakit nga ba kailangan natin kumita ng 6-digit income? So, unang-una, let us be honest, mahirap ang buhay ngayon. And due to the lifestyle na meron tayo ngayon, marami talagang pamilya ang nagkakahirap-hirap dahil doon sa kakulangan. And kaya nga po, sa isang pamilya, sobrang daming ginagawa. Like when I was in Manila, may isa kong friend na mag-husband and wife, pareha silang nagtatabaho.
and kulang pa sa kanila yung isang trabaho. Kailangan pa si yung husband niya mag-double time. Siguro ang trabaho nun, siguro mga apat kasi may mga racket-racket pa pati si pati yung wife niya. And ang nangyayari ngayon is pagdating nila sa bahay, pagod na sila. And dahil pagod na, madalas nasi-stress, andito na lumalabas yung stress, dito na lumalabas yung ang daming kinatatakutan sa buhay. And ito pa, because of the lifestyle sa ating community, no, nahihirapan tayo ngayon na makisalamuha sa nakakagami. Dahil kapag halimbawa napunta ka sa isang community na may mga sasakyan, magaganda ang bahay, iba yung kanilang lifestyle, so ikaw din, gusto mong makipag-compete. Gusto mo din, ako din. So there's a competition na tinatawag. And doon lumalaki yung desire mo na sana balang araw ganyan din ako. And because nagkakaroon ng kakulangan, no, ng source of income, and alam po nating lahat na dito sa Philippines, sabi nga nila, it's a third world country, dito po pumapasok na marami pong mga kababayan natin ang nangangarap pumunta sa ibang bansa. So, bakit nagkakaroon ng OFW? Is because nangangarap sila ng magandang buhay sa pamilya nila. So, minsan nga, iniiwan, pati yung pamilya nila, sobrang liit pa yung anak nila, but walang choice, di ba? Sabi nga ng kagamihan at mga kakilala ko na kadalasan na sa ibang bansa is because wala akong choice. Walang choice sa life na ito na lang, di ba? Ito yung nakita nilang choice. Actually, may choice naman lahat. Pero sa sitwasyon na yon, yun yung the best choice na kanilang pwedeng gawin. And being an OFW, marami akong kakilala na naging maganda yung buhay nila sa pagiging OFW. And I'm not against for that. I think 2 years ago, I was able also to go Dubai, Abu Dhabi, and doon ko nakita na ang buhay ng pagiging OFW hindi masama. Akala natin sobrang saya dahil nasa ibang bansa. Kung nasa US ka, dollar yung kinikita mo. Kung sa Abu Dhabi ka, dirhams yung kinikita mo. Masaya naman pag nasa social media. Pero behind of that, malungkot din yung buhay. And madami rin po akong nasaksihan na alam mo yun, yung place, yung sinistayhan nila, sobrang liit, up and down. And I think nakaka-relate yung mga kapwa OFW natin na nakikinig ngayon kasi yun yung totoong scenario. Yun yung totoong realidad. And to be honest po sa lahat, yung mga nasa ibang bansa, nakikipagsapalaran, sacrificing din po yung buhay nila. Sobrang laki ng sinasacrifice nila. Kaya po saludo ako sa lahat ng mga OFW natin. Kasi doon mo makikita yung tapang nila. Doon mo makikita yung lakas ng loob na tinatawag. And yung OFW, maganda. Kasi kung i-convert mo sa peso, malaki yung kikitain mo. Malaki yung talagang makakabili ka ng gusto ng pamilya mo dito sa Pilipinas. Kasi kung dollars yung kinikita, 10 pesos dito sa Philippines. Kung dirhams, nasa mga 14. Kung euro pa yun, nasa Europe yan nagtatabaho, nasa mga 60 pesos, diba? So, malaki yon in terms of money. Yun nga lang, marami yung nasa-sacrifice mo. But anyway, life nga is madami naman talagang nasa-sacrifice sa buhay-buhay natin. And of course, aside from that, marami pa tayong mga other opportunity na pwede gawin. Yun yung tinatawag nating pagninegosyo. Ngayon, sa lahat po ng makakarinig nito, alam ko ang nagiging problema at kinatatakutan ng karamihan kaya ayaw nilang pumasok sa pagiging negosyante is because kailangan po ng big capital. Ang big capital na sinasabi, kailangan mo maglabas ng pera. At hindi lang po basta-basta pera, kung hindi, ang pinag-usapan nito, malaking pera, million, or kung pwede, billion nga, di ba? And yun yung nagiging questions mark sa kagamihan dahil wala silang ganon. And I have a lot of friends na
ang sasabihin nila, ay naku Fat, kung pwede nga lang, bakit hindi? Yun nga lang talagang wala silang tinatawag na capital. And of course, in business also, you have to take the risk. So, may risk na tinatawag. Nandun yung competition. Ibig sabihin, like, ang Pilipino, mahilig pa naman, alam mo yung gaya-gaya. Bukas mag-open ka ng barbecuehan. Pagkabukas, ang dami nyo ng mga barbecuehan dyan, diba? O di kaya, sari-sari store, no? Pag nakita ng kapitbahay mo na wow, ang lakas-lakas naman ng barbecue or ng ice cream, ng ice candy nila. Ayan, pagkabukas mayroon ng sari-sari store sa hagapan mo. And of course, aside from that, meron din po tayong tinatawag na calamities. Ayan, tamang-tama yan dahil nga sa bandang Luzon, di ba? Nagbabagyo doon. And as in, ay, alam mo yun, hanggang bubong yung baha. And kung ikaw may negosyo at nasa lanta ka ng calamities na ganun, nawawala din yung tinatawag nating negosyo. So nagiging tiwi na lang. Now, ito yung network marketing. Ito yung sa industriya namin. Sa lahat ng nakakapanood nito, okay pa ba tayo? Ayan. Sa lahat ng mga makakapanood nito, welcome to network marketing. And guys, alam ko, kagamihan sa makakapanood nito, ayaw na ayaw nila pag sinabi natin network marketing. Kasi nga po, sa network marketing nga po, is that ang dami po talagang na-scam dito. Ang dami-dami po talaga na nagalit sa industriyang ito dahil nga sa naglabas ng pera, yung pera nila, hindi bumalik sa kanila. And I have so many friends, and even before, when the first time akong na-introduce sa ganitong negosyo, yung ng kaibigan ko. Sabi nga nung kaibigan ko, ikaw, mag-appeal-appeal ka, in Bisaya ha, mag-appeal-appeal ka ng network-network, ang ate ko niyan, na-scam niyan, ganyan. And it was really negative talaga pagdating sa network marketing. And that time, estudyante sa Ateneo, so wala pang priority sa buhay. Kumbaga, ako that time, ang gusto ko lang talaga is mag-aral, mag-enjoy-enjoy, dahil wala namang pinapakain. So buhay pa yung father ko. So hindi rin po ako naniwala sa network marketing. Yun nga lang po, yung nag-invite sa akin, sobrang talagang, alam mo yung everyday kinukulit ka, kumusta ka na, kain tayo sa labas. So ginawa niya akong kaibigan. So in sabi ko, sige, pakinggan ko na lang. Nung pinakinggan ko siya, and I found out that time, yung taong nag-invite sa akin sa industriyang ito, ayun, nakakatawang part nga eh, dahil magkapitbahay lang pala kami sa Ecoland that time. And nakita ko yung bahay niya, ang laki. Tapos, mahilig kasi ako mag-travel. So, yung una-una kong napansin doon sa bahay nila is that ang dami nilang, alam mo yung mga plato na kung saan iba't ibang bansa yung napuntahan nila. And nung nakita ko yun, na-inspired ako. And ang dami niyang that time, habang pinipresentahan niya ako, ako naman po, actually to be honest, hindi ako nakikinig. Yun nga lang, kumuha ko ng magazine. Yung nakuha kong magazine, ang magazine na yun, pagmumukha pa din nung may-ari ng bahay. Tapos nung tinitingnan ko siya, lahat dun yung travel nila sa USA. And of course, yung nakaka-amaze dun, yung mga story ng mga ordinary people na naging extraordinary. Yun yung nakita ko dun sa magazine. And although ako that time, hindi ako nakikinig sa presentation kasi nga, I mean, close-minded ako dahil it was my first time. Yun nga lang, good thing lang, makulit yung taong nag-invite sa akin and bumalik ako and nakinig ako uli hanggang sa, sabi nila, merong daw ilalabas na pera. And that time, hiningi ko sa ate ko and binigyan naman niya ako ng pera and doon nagsimula yung story. Na when I joined my first networking company, so to be honest, hindi po ako kumita ng malaki doon. Siguro tamang-tama lang. And then,
Pero nagpapasalamat ako dahil doon ako natuto. Doon ako na-learn ko lahat and ang galing ng mentor ko talaga. Thank you so much. Alam niya yon kung sino siya. And doon ako natuto, doon ako kumbaga, doon ko nakita na ang network marketing is not just about pera-pera lang. And totoo may pera dito. Kasi nga, doon ko nakita na yung dating driver na ang naging buhay talagang nakakalula. I mean, name it the billions and the millions, no? Nakuha niya yon dahil doon sa sistema na yon. And hanggang sa nagtuloy-tuloy ako, and of course, maraming mga nangyari, doon nagsimula na nagustuhan ko ang network marketing. Doon nagsimula na yung network marketing, sabi ko sa sarili ko, pwede kong gawin. Hanggang sa, yun yung kanina, yung sinabi kanina ng ating speaker, na for you to be part of this business, kailangan mong pag-aralan. Yun po yung you have to learn the business. Ito sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nandito ngayon sa live natin. And of course, mapapakinggan nyo ito, mag-replay tayo kasi ida-download ko din po ito sa ating YouTube channel. Napaka-importante, anuman yung papasukan mo, anuman yung gagawin mong bagay, kailangan mong pag-aralan. Wala dito yung, alam mo yun, ay malas yan. Alam mo yung naniniwala sa swerte-swerte lang. Yung tipong, uy, mag-business tayo ngayon dahil swerte ngayon, sabi ni Blanc. O, hindi po totoo yan. Ayan. Of course, it's an X factor. Kasi marami din akong kakilala na yun yung paniniwala nila. So, we respect for that. And yun nga lang, bottom line ng lahat, ang negosyo, ano man ginagawa mo, kailangan mong pag-aralan. And for how many years na pinag-aralan ko, ang sarap ng pakiramdam kasi pag ang isang bagay pala, pinag-aralan mo ng totoo, magkakaroon ng totoong resulta. And when my 10 years na company na sinalihan, na kung saan doon din po ako nagkaroon ng tamang resulta at nagpapasalamat ako doon, doon ko nasabi na ang ganda-ganda pala ng network marketing. So, yung network marketing pala, pwede pala ako bigyan ng chance para makapag-travel. Kasi, kaya ang hirap unawain ang network marketing sa karamihan. Kasi karamihan po, akala po nila ang network marketing scam. So, kung scam ang network marketing, itong mukha namin, mga scammer kami. Okay? So, ang pangit naman po yan, di ba? Payag ka, scam ka, scammer ka, di ba? And hindi po. And aside from that, nagiging scam po kasi yan kasi doon sa mga tao na pumapasok sa network marketing camp na itong industriya natin na walang kaalam-alam. Yung ang alam lang mag-invite. Okay? So ulitin ko ha, sa lahat ng mga nandito ngayon, pag kayo nag-join sa ganitong industriya, hindi lang po natin pinag-uusapan dito yung magaling ka lang mag-invite, yung magaling ka lang mang-hype ng tao, yun yung nagiging problema ng karamihan. And tonight, gusto ko pong ipaintindi sa inyo kung gaano kaganda ang industry ang ginagalawan namin. Kung paano at ang dami-daming mga tao ang nabago ng dahil sa industriyang ito. And isa na po ako doon. And oo, challenging siya. Oo naman, kahit sinong mayayaman at mga, alam mo yon, mga kahit yung mga malalaking negosyante, tanungin mo, walang nagninegosyo na alam mo yon, wow, ganun lang kadali. Lahat yun pinaghihirapan. Lahat yun may mga challenges. Lahat yun may mga problemang pinagdadaanan, especially sa panahon ngayon na it's pandemic, no? And yun nga lang, what's the good thing? Ito ha, ulitin ko sa lahat ng mga nandito ngayon. Ang pinaka-the best na part sa network marketing, sa industriyang ito, ito hindi ko ikinakahiya, I'm doing network marketing. Yung pagbabago, yung proseso. Kasi sa totoo lang po, hindi ko to nakuha sa school.
at hindi din po ito naturo sa akin ng kung sino-sino lang. Dito sa industriyang ito, dito ko nalaman yung tinatawag natin, ay, may purpose pa pala buhay natin, may mga dahilan pala kung bakit tayo nabubuhay, may mga reason pala kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nagsisikap, kung bakit tayo nagtitiyaga. And doon ko mas naunawaan nung I attend a lot of trainings kasi what's good thing with this industry? Ito sa lahat ng mga gustong pumasok sa pagninegosyo. Kung wala at kulang ka ng pera, dito ka magsimula. Ito yung the best to start a business kasi dito, maliit ang kapital. And second, you have a chance to learn more. You have a chance to improve more sa sarili mo. And kasi dito kasi, like sa company namin, talagang mas pinofocus namin yung self-development na tinatawag, yung character building, yung bilang ikaw as a person. Kasi nga, ito ha, pag negosyante ka, hindi ibig sabihin, oh, may million ako, pwede na ba ako maging negosyante? Oo, factor yon, malaki yon, malaking tulong yon. Pero kung wala ka ring alam sa sarili mo, pati sarili mo at hindi mo kaya i-handle, yun yung mahirap. And which is yun yung kagandahan sa industriyang ito dahil parang all-in na talaga yung itinuturo sa'yo. Kaya nga po kung mapansin po ninyo kanina, yung speaker po natin, si Eiffel, batang-bata pa yan. Kung makita ninyo, medyo nahihirapan pa siya magsalita. Medyo, alam mo yun, hindi niya, alam yun, nagunguluhan pa siya. Anong yung next? And because sa ating internet connection, yun nga lang nakikita mo, nahuhubog na natin yung mga kabataan na instead sa labas, no? Alam mo yung mga walang kabuluhang ginagawa, dito na lang. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, negosyo. Yung kagandahan, yung alam mo yung kung mapansin ninyo sa mga live namin, hindi ko tinotolerate yung always about money. But I always tolerate about the character, yung alam mo yung values, it's very important. At isa yan sa nakuha ko sa industriyang ito. Na makikita naman natin in reality at aminin na natin sa lahat ng mga nakikinig na mga negosyante. It's very important also yung tinatawag nating values, yung ating mga perspectives sa buhay. And kanina nga may pinanood ako na video sa YouTube and yung sabi nga niya in business dapat panalo ka sa lahat ng bagay. And pero sinabi niya doon na hindi sa lahat ng bagay sa totoong pagninegosyo, hindi sa lahat ng bagay nananalo ka. Actually, mas madami yung talo ka kaysa sa panalo ka. Yun nga lang, what's good thing at the end of the journey, yung talo mo pala na yun, yun ang makakapagbigay sa'yo ng tibay ng loob, ng lakas ng loob, ng determinasyon na ipagpatuloy mo kung ano yung sinimulan mo. Kaya kasi po marami pong mga negosyante na from the very start, kasi nga may kapital, may connection, pero after 1 year, 2 years, 3 years, makikita mo nag-stop. Kasi may isang factor na kailangan sa pagninegosyo. Yun yung hindi lang po karisma, hindi lang po kailangan gwapo at maganda ka, hindi lang po kailangan magaling ka. Yun yung mga bagay na itinuturo namin dito sa company namin. Kaya time welcome, makikita ninyo yung speaker kanina. Kapag nag-speak na siya, unti-unti, nade-develop yung kanyang potential. Kasi dito po, ito yung maganda, ulitin ko. Pinapakita namin sa iyo kung gaano ka ka-potential na tao. Kasi lahat tayo anak ni Lord, lahat tayo may potential, lahat tayo may kakayahan para mas tumibay at mas i-develop pa natin yung sarili natin para dun sa mga pangarap na gusto natin. And ulitin ko, hindi ibig sabihin na it's pandemic, ititigil na natin na mangarap. Mangarap tayo habang nandyan pa si COVID-19 kasi 2 years and 3 years pa daw ito. Ano? And yun nga lang,
we will not stop. So, guys, sa lahat ng mga makakapanood nitong live na to, ulitin ko, naka-live po ito sa Effort Network Office and of course, the President Wisdom. Maraming salamat sa pag-join nyo sa amin ngayong gabi. Ayan, i-check nga natin kung okay lang pa ba tayo. And the President Wisdom nga pala, kindly like. Actually, nag-i-interview ako doon from mga ordinary person having an extraordinary sa buhay-buhay nila. Yun po yung content ng page na yon. And tonight, naisipan kong ipakita sa inyo yung aming ginagawa na kung saan nakakatulong at nagbibigay po kami ng opportunity sa nakakagami. So, guys, sa lahat ng mga nandito pa ngayon at nag-watch pa din sa ating live, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa pakikinig ninyo ngayon sa ating Spotlight Sunday. And of course, every Sunday po yan. Ayan, so, ayan, tingnan natin kung sino pa yung nandito. Ayan, ayan. So, thank you so much sa lahat ng mga nakikinig. And sana magkita-kita tayo on the next Sunday. Ayan, so I think ang ating moderator ay nawala na. Ayan, so ako na lang po ang mag-end up nito. So, ulitin ko po sa lahat ng mga nakikinig at makakapakinig pa nitong live na to. Ayan, thank you so much sa inyong time and sana nagustuhan ninyo yung handog namin ngayong Sunday. Ayan, so actually madami pa pong mga iba't ibang paraan paano po makahanap ng magandang opportunity. I think on the next Sunday, itatopic ko po yun. Paano natin malaman na magandang opportunity yung nakuha natin? Tama? Okay, so unang-una sa lahat, ayan, magpapasalamat na lang po ako sa lahat ng mga nandito pa ngayong gabi. Alam ko po, it's a Sunday and it's a happy Sunday. So it's a family day and of course, nagsimba ba kayo? Actually, walang simba ngayon, di ba? So, nasa digital lahat. So ito po, yung ginagawa din po namin is because we are adopting the new normal. So lahat po ng aming mga presentation ngayon ay nakikita na lang po naka-live or naka-Zoom meeting po kami. So, yan po yung mga ginagawa po namin ngayon. So, sana sa lahat ng mga makakapanood nito, i-share nyo naman yung aming live ngayon. Share po natin kasi sabi po nila, lahat po ng mga magagandang bagay, kailangan po natin i-share po yan sa lahat. Okay, para po naman po mapakinggan nila kung gaano. And also, you can also check our company website, the www, the Effort Network OPC, na kung saan makikita ninyo doon yung mission and vision and of course, the products ng company namin. So, ulitin ko, maraming salamat sa lahat. Ayan. Sa lahat ng mga nandito ngayon, despite it's maulang Sunday, despite na alam mo yon, kailangan nating magpahinga dahil Sunday. Thank you so much sa lahat ng nag-join sa atin. So, guys, tulad kagabi, ayan, tulad ng kagabi, before ako magsistop, iiwanan ko kayo ng napakagandang kwento. Gusto niyo ba ng kwento? Ayan. By the way, baka gusto niyo may mga katanungan kayo, pwede po kayo magtanong dito sa ating comment section. So, pwede po kayo mag-questions kung ano yung gusto nyo malaman. But you can also, kung interesado kayo malaman pa yung lahat ng detalye about sa company namin, pwede po ninyo yung i-check or isa sa mga members namin ay magbibigay din po sa inyo ng explanation kung ano tong ginagawa namin. So, ayan. Galing kay Angelo Lim Nayan. Salamat po, Press. Ayan, welcome po. Ayan, and keep it up. And of course, sa lahat din po ng mga nandito ngayon, kay Michael Coma. Ayan. Of course, kay Carmen Sita. Ayan, kay... Hello, Tita. Ayan, yan po yung mother ni Mabel. Siya po yung kanina yung moderator natin. So nakita po ninyo kung gaano kaganda yung ating pagninegosyo, buong pamilya, di ba? Sabi nga natin, para to sa ating pamilya. Siyempre, para saan pa, bakit tayo naghihirap sa buhay is because para sa natin.
Ayan. And of course, nandito din, ayan, shout out na lang muna tayo. Ayan, hello. Ayan, of course, sa Playo also is our company training director. Siya po yung nagtitrain sa mga kabataan. Kaya po, marami po tayong mga kabataan na talagang kumikita because sa sistema na yon. And, ayan, so, anyway, maraming salamat. Ayan, sa lahat po ng mga nagbibigay tiwala sa company ito, maraming salamat. And patuloy po tayong mag-move forward, patuloy po tayong magkaroon ng mga yung ating mga advocacy na gusto natin, yung mantra natin, we rise by lifting others. And let us help each other, let us rise each other, especially sa panahon na sobrang daming talagang mga pangyayari, no? Minsan nakakamangha na yung mga nagaganap sa labas, okay? Basta importante tayo ay tuloy-tuloy, okay? So, ayan, so thank you so much. Ayan, hi sir, kay Junjie Solitary, of course, our top one earner. Ayan, thank you so much sa lahat ng heart and sa lahat ng likes. Maraming salamat. And of course, kung makikita niyo dito, ang aking bulaklak. Ay, bulaklak. Ito'y halaman. Akalain mo yan, di ba? So ako'y may halaman dito kasi sabi nila, nakakatulong daw yan sa, it's a natural air purifier. So actually, ang kwento ko is about sa halaman. Okay lang ba yan? Magkukwento ako sa inyo tungkol sa halaman. Okay, so actually, sabi nila, yung halaman daw, ito ha, I think may oras pa naman ako, just give me another 5 minutes, diba? So ito yung halaman, diba? So kung makikita ninyo, lagay ko dito. Ayan, so yung halaman ko, para mabuhay daw yung halaman, kailangan daw diligan. And mayroon pang mga fertilizer na kailangan ilalagay. At kung ano yung mga fertilizer na yan, hindi ko po alam. Okay, ayan. And of course, kung makikita ninyo, ayan, ito yun siya, di ba? That's the, yung bunga niya. Bunga ba tawag niyan? Di ba? Palay mo yan. Baka may biglang nag-comment sa akin dito. Na wala akong kaalam-alam. Okay? Yun nga lang, dito, ayan o. Oh. Ayan. So makikita mo siya, before daw yung halaman, alam mo yun, lalaki at mag-grow, nagsisimula daw yun sa ugat niya. Ayan. Sa totoo lang po, it's a, sasabihin ko sana na alam mo yun. Anyway, ayan, balik tayo sa aking kwento. Okay? Ayan, balik tayo sa kwento ko. And kung makikita ninyo, hindi po ito magiging ganito kung hindi po nagsimula dito sa kanyang ugat na inalagaan. So, ano bang kwento dun? Okay? So, ang kwento dun actually, parang sa life natin, for us to become a better person and for us to become a great person, to have a great result, kailangan yung ito dito, yung ugat, dito tayo magsisimula. Itong part na to, dito natin, dito tayo magsisimula. Dito tayo magde-develop. Kasi, ito kasi, ito na yung resulta. And a lot of people, ang gusto nila, yung dito, kasi gusto nila makita ng lahat na wow, maganda, maayos. Pero yung totoong actually success sa buhay is nandito. Kasi dito nahuhubog lahat. Yung kadalasan, I have a friend talagang naka-sports car pa, ang laki ng bahay. Pero kapag nagkwento yon, ang ikukwento sa'yo po yung struggle ng buhay niya. Ang sasabihin niya sa akin, alam mo Pat, nakuha ko yung sports car ko yan, nakuha ko yung Ferrari ko na yan, yung bahay ko na Mala Palacio, pero ang dami-dami ko ding pinagdaanan sa buhay ko. Ang dami-dami ko ding sacrifices na pinagdaanan. Sang katutak na rejection din kasi nasa sales kasi siya. Ang dami din ng ayaw, no? Ang business niya nasa pagbebenta. Ang dami din nag-reject sa akin. Ang dami kong business proposal na binigay, pero ang daming umayaw sa akin. At ang pinakamasaklap na part, ang daming taong na nagtawa-tawa sa akin when I started my business. But then, yung friend ko na yon, kung makikita mo buhay niya ngayon,
mayroon siyang apat na anak traveling all over the world, and he can provide a good para sa pamilya niya, sa anak niya. Kung ano yung hinihingi ng bunso niya, lahat pwedeng ibigay. Anong point ko? Sa lahat ng mga taong may gustong marating sa buhay, of course, yun naman ang kakausapin ko, di ba? Di ba? Sa lahat ng gustong may mga alam mo yung makakapanood ng live na to, if you want na magkaroon ka ng success sa buhay mo, and alam ko, kanya-kanya tayo ng success or definition ng success sa buhay, magsimula ka sa bottom, magsimula ka dito, ito yung ayusin mo na part. Ayusin mo yung character mo, yung values mo, yung pagiging, alam mo yon, alamin mo kung ano yung purpose mo, and I can guarantee you 100% yung success ng buhay mo or yung stories ng buhay mo, no? Buong mundo ang makakaalam, at iba po yung may nagating ka kasabay ng marami kang na-inspired. Marami kang taong ma-inspired na sana balang araw katulad din ako sa kanya, na sana balang araw katulad din ako kay Mabel, kay Eiffel, na no, na alam mo yun, ang bata-bata pa pero nakadadrive na ng sarili niyang sasakyan, 'di ba? Nagta-travel around the world, mga tipong ganon. And which is yun yung part na gustong-gusto ko sa industriyang ito. Dahil marami tayong tao na nai-inspired natin. And actually, that's the reason kung bakit yung mantra ng ating company is we rise by lifting others. So guys, maraming salamat. And of course, thank you so much sa patuloy na tiwala at patuloy na suporta na binibigay ninyo sa kumpanyang ito. Hindi po sa akin. Ulitin ko po, hindi po sa akin. But because dahil sa company natin na kung saan ito nagsisimula pa lang po tayo, and well, naitatag ko ang kumpanyang ito ng pandemic, ano, sino ba naman nag-aakala na pandemic, ano, lahat ginulat tayo ni COVID-19. But ano yung mas maganda doon? Kung ginulat tayo ni COVID-19, aba, gulatin din natin si COVID-19. That despite of this situation na meron tayo kaliwat kanan na challenges, aba, kaya natin mag-stand up again and again. Kasi sabi nga nila, di ba, pag nadapa ka ng 8 times, hala, mag-stand up ka ng 18 times. So dapat ganun. And which good thing, ang mga Filipino, yun at yun ang ugali natin. Di ba? Sabi nga ni President Duterte, dahil dun sa nangyayari na bagyo sa bandang Luzon, ang Pilipino matitibay. Tama? Kung nabasa ninyo yan, nasa social media yan, hindi ko po memorize. Pero ang gusto niyang iparating is ang Pilipino, kahit anong pagsubok ang dumarating sa buhay natin, bumabangon at bumabangon. So, para sa ating lahat, it's Sunday. Sana po mag-pray kayo always with your family, with your loved ones. And always mo niyong tatandaan na anuman ang pagsubok sa buhay natin, we will move forward, and basta huwag mong hayaan na nandyan ka lang. Okay? Katulad nito. Nandito lang to, di ba? But morning na sa labas yan. Hindi, joke lang po yan. Okay, so guys, thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat. And ako na po yung mag-end ng prayer para po sa ating lahat. Okay, so sa lahat ng nanonood ngayon and still watching sa atin ngayon, maraming salamat po. And yeah, let us pray. Lord, thank you so much sa pagkakataong ibinigay mo. Lord, maraming salamat sa pagkakataon. Good or bad, nagpapasalamat kami. Alam namin kaya ito nangyayari ang lahat ng bagay-bagay dahil may mga dahilan. At naway patnubayan mo po kami kung anuman. Sa nasa bandang Luzon, Lord, sana mabigyan natin sila ng anumang tulong ang kaya nating ipaabot sa kanila. We also pray for them sa lahat ng pamilya, sa bawat mga may nakikita pa kami doon sa social media, mga kabataan. Of course, hindi wala kami doon, no? But nakikita namin through social media,
nakakatakot at nakakasakit ng heart yung mga nangyayari sa kanila, we pray na sana malagpasan nila kung ano man yung pinagdadaanan nila ngayon. And of course, sa lahat ng mga pamilya, ng bawat members na nandito at sa lahat ng mga nakikinig, I pray also, we pray also for the betterment ng buhay natin. And alam natin that it's really challenging a moment, but because we have that purpose and we have yung my mission ka sa aming lahat, so we never stop. So maraming salamat, Lord. And yun po. Okay, so guys, maraming salamat. Thank you so much for joining with tonight. It's a Spotlight Sunday. And sa lahat ng mga nanonood, marami pong salamat. Ayan, so hindi ko alam paano ko to end up. But guys, thank you so much. Sana pagpalain tayo ng Lord lahat. God bless pa sa ating lahat.